kami po na taga Barangay Labi ay lubos na nagpapasalamat dahil po sa mga ginagawa ng mga pamilya Quezon at ng Doña Aurora po dito sa aming lugar. Bukod na po sa magkakaroon po kami ng mga buhay, ay pinaka-importante po yung ala-ala na binabalikan po natin doon sa mga nakalipas na mga nagdaang mga tao na hindi pangkaraniwan. Ito ay napakahalaga sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas. Kami po na taga Barangay Labi, bilang ko po ay isang pinagkatiwalaan nila para mamuno sa aking barangay. Lubos po kaming sumusuporta sa lahat ng mga proyekto, sa lahat po ng mga gawain na iaalay po ninyo sa aming barangay. Nangangako po kami na pakakaingatan po namin ang lahat po na inyong pinagpaguran, sakripisyo, para lang po ilagay po sa aming barangay. Kaya sa umaga ngayon, papasalamat din po ako kay Mayora, Ma'am Gabilia, at sa buong pamilya po ng Aurora. Yun lang po, at napakaraming salamat po sa inyo lahat. Natin ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang kagalang-galang na si Dr. Maria Serena Jokno. Ang punong bayan po ng Bayan ng Bungabong, ang kagalang-galang na Amelia A. Gamilia. At ang mga kaanak po ni Doña Aurora Aragon Quezon na dumalo po sa pagkupulong pagtitipon na ito, si Ginoong Noni Buencamino, si Ginoong Ben Avancenia, at si Ginoong Ricky Avancenia. Historical Commission, taong 2013, pook na kinamatayan ni Doña Aurora Ngayon Angkan. Sa pook na ito, noong 28 ng Abril 1949, sina Doña Aurora Ngayon Angkan, ang kanyang anak Maria Aurora, manugang Felipe Buencamino III, at ang punong bayan ng lungsod ng Quezon, Ponciano, Bernardo, ay tinambangan at pinaslang. Ang pangkat ay patungong Baler Tayabas, ngayon ay Aurora na, upang dumalo sa pagpapasinaya ng Baler Memorial Hospital at pag-ahawi ng tabing ng makasaysayang palatandaan para kay Pangulong Manuel Luis Quezon. Si Doña Aurora, ang kauna-unahang unang ginang ng bansa, ay kilalang kilala sa kanyang mga gawaing sibiko para sa mga mahihirap at kapuspalan. Sa araw na ito, ati pong ginugunita ang ika-anim at 40 taon na anibersaryo ng kamatayan ni Doña Aurora Aragon Quezon. Kaya mahalaga po ang okasyong ito at inaasahan po ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas na aalagaan po natin ang panandang pangkasaysayan ito. Nais ko pong basahin ang sertipiko na ating lalagdaan. Sa lahat ng kinauukulang makababasa nito, dapat mabatid na ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas sa pagpapatupad ng kapangyarihang ipinagkaloob dito ng batas at bilang pagtalima sa kautusang parangalan ng mga pambansang bayani, pamalagiin ang luwalhati ng kanilang kabutihan at pagyamanin ang mga makasaysayang pook, ay malugod na inililipat ang panandang pangkasaysayang ito sa pamahalang bayan ng Bongabon, Nueva Ecija, na buong pusong sumasang-ayon na tanggapin at panatiling isang banal na tungkulin ang pangangalaga nito.
Tayo po ngayon ay nagkakatipon-tipon sa araw na ito upang alalahanin at bigyan pagpapahalaga ang pagkamatay po ni Doña Aurora Quezon sa lugar na ito, 64 na taon na po ang nakalilipas. Alam niyo po ay bata na po ako noon. Huwag niyo lang po tanongin yung edad ko, pero alam ko na po ito. Narinig ko na po sa kwento ng mga magulang ko, dahil yung po mga magulang ko, mga panahon na nangyari ito, ang nanadyan lang po sa ibaba, sa bukid namin, at narinig po nila yung mga tutukan dito. Marapat lamang po na bigyan po ang pagpapahalaga ng isang ginang na nakilala bilang mapagmahal at mapagkalinga, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa kanyang kapwa. Nakilala po si Doña Aurora bilang mabait at matulungin na asawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na palaging sumusuporta sa mga gawain panlipunan ng Pangulo gaya ng pagtulong sa mga orphanage, sa mga voluntaryong gawain ng Girl Scout of the Philippines at Philippine National Red Cross na kung saan siya ang unang naitalagang taga-Pangulo at naitatag ito noong 1947. Sa kabila po ng pangyayari noong April 28, 1949 sa lugar na ito ay nanatili ang alaala ng mga isinagawang pagtulong sa maraming Pilipino po ni Doña Aurora at siya po ang nagsilbing inspirasyon sa marami bilang naging isang mabuting ina ng bansa. So tinitiyak ko po na sa lugar na ito ngayon sa kaayusan ng ating kalsada sa hinaharap ay mas marami pa po kababayan natin ang magnanais sumariwa at tumuklas sa magandang kasaysayan ni Doña Aurora Quezon. Naniniwala din po ako na sa malaking tulong din na ito sa hinaharap bilang isang tourist spot sa aming bayan at sa lalawigan ng Aurora at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Mahigit na isang taon na ata nung mag-post itong si Ginoong Dulay na Municipal Tourism Officer ng Maria Aurora ng mga picture na nawala na yung lumang marker dito. Kaya nung i-post niya sa Facebook, ay yung isang grupo po na tinatawag na Baler, Aurora, Ngayon, Angkan at Kasaysayan ay minarapat na gumawa ng mga hakbang. Kaya po ako'y sumulat kay Doktora Jok, no, na siyang chairperson ng National Historical Commission of the Philippines at nakipag-ugnayan kay Mayor Gamilla upang maibalik nga itong panandang kasaysayan na ito. At agad naman tumugon si Doktora Jok, no, at si Mayor naman ay gumawa ng ordinansya at ipinasa sa konseho nila na sinasabing pangangalagaan nga nila at magtatalaga sila ng isang tao rito na empleyado ng munisipyo, pinakamalapit na katila rito upang pantayan itong lugar na ito. Ang kinulang na lang po namin sa puntong yon ay ang salape upang gawin ito. Ang maganda pong kwento rito ay ang aming pong organisasyon ay binuo lamang sa Facebook. Pero ito po ay kinukumpune ng mga pamilya, angkan at kalalawigan at mga nagmamahal sa yumaong Aurora Quezon na sa buong daigdig. Kaya po kami nakatanggap ng mga donasyon magmula sa Australia hanggang sa Sweden. Mayroon pong galing mga $20 sa Australia, binubuo nila, pinadadala rito. Mayroon galing sa Riyadh, nagpadala ng mga real. Sari-saring salapin ang tinatanggap ni Dira Arsia na project director. Nagulat kami, may nagpadala galing Angola. At ang pinakanakagulat, may nagpadala galing Afghanistan. Hindi namin alam meron pa ng
pwede magtrabaho sa Afghanistan ngayon. Akala namin mga peacekeeper lamang. Ang plano po namin dito ay kung maaari ay 1 kilometer mula doon hanggang makalampas ay pupunuin natin ang mga halaman na Doña Aurora itong kabundukan na ito. Kaya sa ngalan po ng aking kapatid na si Noni na anak ng Felipe Buencamino at ng aking kuya na si Ben Abansenya at sa ngalan po ng aking ina na pinaabot ang kanyang paumanhin sapagkat hindi siya makadalo sa okasyon na ito, sa ngalan po ng lahat ng opisyales ng Baler Aurora ngayon, Angkan at Kasaysayan, o BANAK kung tawagin namin, at sa ngalan ng Aurora ng Quezon at Aragon family, maraming salamat po ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. After Paul and Barnabas had proclaimed the good news to that city, they made a considerable number of disciples. They returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, "It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God." They appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, commended them to the Lord in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word of Perga, they went to Attalia. From there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. The word of the Lord. Thanks be to God. A second reading. Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, for the old order has passed away." The one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." The word of the Lord. Thanks be to God. Kayo po tayong lahat. When Judas had left them, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself, and God will glorify Him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment: love one another as I have loved you. So you should also love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." The Gospel of the Lord. Magsipo po tayong at sana po sandali lamang ito. Alam ko po ay kanina pa po kayo naririto at naririnig ko na pong, ayan, naririnig natin na tinitipak na ang lechon. Kaya kailangang short and sweet. Ano. At nung naanyayahan, actually paanyaya ba yung ano? Nabasa ko po sa Facebook yung sa kay Uncle Uncle Ricky na yung visa ngayon. Sabi ko, hindi pwedeng
hindi ako dadalo ngayon. Ano, kaya yung mga misa ko para ngayong linggo, nireschedule ko lahat. Sabi ko, next time na kayo. At dahil naintindihan ko rin na ito ang aking, kumbaga, ang aking ambag dito sa okasyon na ito. Natutuwa ako na mapunta dito. Ako, ang nanay ko po, no, ay taga Baler. No? At naalala ko nung unang beses ako nagpunta dito, bagong pare, nakasign ako sa Gimba. Sinabi ng nanay ko, "Oh, umattend ka naman ng piyesta doon." No? Kaya nung umattend ako nung 9th August 1997, no, nagpunta po ako dito. At naalala ko nung dumaan ako dito, nakita ko yung, may waiting shed doon. No, yun yung itsura noon talaga eh. No, bakit may waiting shed doon? Tigil kami, tatlo. May kasama akong pare. No, at doon nga namin nakita, no, yung marker ni Doña Aurora Quezon. Alam nyo, sa paghahanda ko dito, siyempre nag-ano, sa kapag bang pinakamabuting maghanda? Siyempre, pinakamaganda since ang ginawa natin dito ay inaugurasyon ng tanda, no? Ni Doña Aurora Quezon. Nagbasa ako ng konti tungkol sa kanyang biography. At sa mga binasa ko, dalawang bagay lang. Marami, no? Alam natin, marami siyang mga gawaing civic code, no, na ginawa. Chairperson, first chairperson ng Philippine Red Cross. No? At kung ano-ano pa. Pero may dalawang bagay na parang nag-stuck talaga sa akin. At ito yung nais kong ibahagi. At ito yung, ewan ko, yung nagsulat sa internet. No? Ito yung lagay ko, malaki rin ang sinasabi. At tapos daw nung ikalawang digmaan pagbalik ni Mrs. Quezon, no, sa Pilipinas, galing Estados Unidos, no? Sa Congress daw, Philippine Congress, parang gumawa sila, nagpasa sila ng batas na si Mrs. Quezon daw ay tatanggap ng 1,000 pesos a month. No? And that is something very big. No? Malaki yan nung panahon na yun. Pero nung nangyari daw yun, no, ay binalik niya ang cheque. O binalik niya ang cheque. At ito daw ang explanation ni Mrs. Quezon. Sabi daw niya, "I feel that on account of countless war widows and orphans, I should waive collection of a pension. I cannot in good conscience receive government assistance when so many of my less fortunate sisters and brothers and their children are not yet taken care of. I know that if I accepted, I would not be keeping faith with the memory of my beloved husband." Bibigyan dapat siya 1,000 kada buwan. Sabi niya, hindi. No, mas marami yung nangangailangan. Ano, mas marami yung, kasi nga kakatapos ng gera, no, mas marami ang kailangan ng tulong. Sabi niya, sa aking konsyensya, hindi ko matatanggap yan. At sabi niya, pag tinanggap ko yan, no, ay hindi ko binibigyang parangal ang pangalan ng aking asawa, no, si Manuel Quezon. Para sa akin, nung nabasa ko yon, sabi ko, ito ang kahulugan ng delikadesa. Ito ay tunay na manifestasyon, no? Pagpapahayag ng tunay na pakikiisa sa mga naghihikapos at naghihirap. Biko lahat tayo, no, may matututunan dito. Yung act of sensitivity to the plight of our suffering people. Pangalawa, na-struck ako, noong 1946 daw, inalok si Doña Aurora Quezon na tumakbo bilang senador sa Liberal Party. Pero humindi siya. Siguro, sabi eh, no, kung tumakbo si Doña Aurora, walang duda, no, na mananalo siya dahil sa mga gawain niya, sa kanyang pangalan. No? Pero humindi siya. Lagay ko, maganda rin aral yun. No? Pag alam natin na higit pa, no, sa ating impluensya, sa ating pangalan, at malaking temptasyon, no, na gawin yun. Pero, no, para sa kanya, alam niya kung ano siguro yung kanyang kakayanan at kung ano ang mas higit na makakatulong para sa sambayanan. Siguro,
maaari rin tayo matuto, no? Kung paano, kung hindi. Kung paano, sabi natin na hindi na lang mas mabuting huwag ganyan. May mas magandang paraan para tumulong. Sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, binibigyan ko kayo ng bagong new commandment, no? Bagong atas. Pagmahalan kayo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi niya, malalaman ninyo, malalaman ng iba ng mga tao na kayo ay mga disipulo ko dahil sa pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Sa simpleng pagbabasa ko ng maikling kalambuhay ni Doña Aurora, para sa akin, ito yung tumuturo sa realidad na tunay siyang sumunod kay Jesus dahil sa kanyang pagmamahal, una sa kanyang asawa, si Presidente Manuel Quezon, sa kanyang mga anak, sa mga mahihirap, malasakit para sa ating bayan. Sa ating ginawang inaugurasyon, mamaya blessing nitong marker, the place where Doña Aurora breathed her last. For me, it is a testament that we may be gone from this world, sabi nga Dr. Jokno, no? Hindi natin maintindihan bakit nangyari ito. Pero ang katunayan, kahit na tayo ay mawala man dito sa mundong ito at alam natin isang araw tayong lahat ay lilisan sa mundong ito, pero ang kabutihan at ang pagmamahal na ginawa natin para sa iba ay hindi mawawala kailanman. Yan ang mananatili. Yan ang maaalala. Kaya tayo ngayon ay magpasalamat sa Diyos sa pribilehiyong tayo ay naririto ngayon upang masaksihan itong araw na ito. Nawa ang panandang naririto ay maging isang commitment sa atin. Keep the memory of Doña Aurora alive in us and for future generations. Amen. Po, babasbasan po natin ang historical marker. Our help is in the name of the Lord. Let us pray. Lord God, we are gathered here today to inaugurate the historical marker of Doña Aurora Aragon Quezon, one of the great daughters of Baler, who exhibited in her life dedication and love for our country. As First Lady and the various groups and civic work she was involved in for giving aid to the poor. May your love and light surround this place, that everyone who walks these grounds may be inspired by the life of Doña Aurora. Bless this historical marker and all of us gathered here in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Panginoon, at pagpalain kayo ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Atin ang inialay ang banal na Eukaristiya, humayo tayo, taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po sa kwaya. Maraming salamat po.